Bago natin simulan ang pagluluto, ito muna ang mga ingredients o sangkap na gagamitin natin. Unahin na natin ang bangus, kamatis, sibuyas, pati na rin bawang. Gagamit din tayo ng siling haba, luya, asin, pati na rin ng paminta. Gagamit din tayo ng celery, toyo, pati na rin ang suka. Gagamit tayo ng malinis na bowl para sa pagmimix ng ating mga ingredients. Kaya unahin natin ilagay ang kamatis, chopped onion, chopped garlic, pati na rin ang chinap na siling haba, at ang luya. Isasabay na rin natin yung ating celery. At ang huli ang itlog na maalat o yung salted egg. Pwede rin gumamit ng homemade salted egg. O kaya yung salted egg na nabibili natin sa Pinoy Store. Pwede rin kayong gumamit ng Chinese salted egg. Depende sa inyong mga spatter kung anong available sa inyong kitchen. Maglalagay din tayo ng suka. Pati na rin ang toyo. Kapag inailagay na natin lahat ang sangkap o ingredients na kailangan natin, pwede na natin siyang i-mix. Depende sa inyong mga spatter kung gusto nyo magdagdag ng iba pang ingredients. Depende yan sa panlasa nyo. Kung gusto nyo maanghang o spicy ang inyong pinaputok na bangus, pwede kayo maglagay ng siling pula. Haluin lang natin to ng ilang minuto hanggang sa mag-mix o mag-spread out ang mga ingredients na nilagay natin kanina. Aside lang natin siya, i-prepare naman natin ang ating bangus. Lagyan muna natin ng asin ang unang side ng ating bangus. Paglalagay din tayo ng powder na paminta. At pagkatapos ay, i-rub lang natin ito para mag-spread out ang ilagay nating paminta at asin. Kapag okay na siya, baliktarin lang natin ito at isisiso naman natin ang kabilang side ng ating bangus. Maglalagay ulit tayo ng asin at paminta. I-rub muli natin ito hanggang sa malagyan natin ang lahat ng parte ng bangus. Ayan, okay na siya. Set aside lang natin siya at ipiprepare natin ang ating gagamiting pan. Maglalagay lang ako ng mantika sa ating frying pan para sa pagpiprito ng ating bangus. Pag mainit na ang mantika, pwede natin ilagay yung ating bangus. Ito yung sinison natin kanina ng asin at paminta. Maghintay lang tayo ng ilang minuto hanggang sa maluto ang unang side ng bangus. Kapag okay na siya, baliktarin lang natin ito para maluto natin o maprito yung kabilang side. Maghihintay muli tayo ng ilang minuto hanggang sa maging kulay golden brown na ang ating bangus. Kung makita natin mga kispatter, maganda yung pagkakaprito natin sa ating bangus. Kaya iset aside muna natin siya at ipiprepare natin yung ating aluminum foil. Gagamit tayo ng aluminum foil para sa pag-wrap ng ating bangus. Kung meron kayong dahon ng saging, pwede na siyang gamitin. Depende sa inyong mga spatter kung anong available sa inyong lugar. At ilalagay na natin yung minix nating ingredients. Ito yung mga ingredients na minix natin kanina. Ayusin lang natin yung pagkakalagay sa ating aluminum foil. Depende sa inyong mga spatter kung gaano karaming ingredients o yung minix nating ingredients na ilalagay nyo. Pagkatapos ay, pwede na tayong maglagay ng ating mayonnaise. Kapag inilagay na natin yung ating minix na ingredients at mayonnaise, pwede na natin ipatong o ilagay yung ating bangus. Kapag nailagay na natin yung ating bangus, ang una natin ilalagay yung ating mayonnaise.
Pagkatapos ay ilalagay na natin yung natira nating minix na ingredients. Ayusin lang natin ang pagkakalagay ng ating mga minix na ingredients para madali lang nating marap yung ating bangus. Ayan, okay na siya. At pagkatapos ay pwede nating irap yung ating bangus. Hindi natin kailangan magmadali sa pag-arap mga ka-spotter para hindi matapon yung ating ingredients at mabutas yung ating aluminum foil. Kapag okay na siya, iset-aset muna natin siya at magpiprepare naman tayo ng ating frying pan na gagamitin natin. Gagamit lang tayo ng 28cm frying pan para sa pagpapaputok o pagluluto ng ating bangus. I-preheat lang natin ang frying pan at pagkatapos ay pwede na natin ilagay yung ating mantika. Ang ginamit kong mantika ay yung used oil. Ito yung mantika na pinagprituhan natin ng bangus kanina. Kapag mainit na ang mantika, pwede natin ilagay yung ating nirap na bangus. I-set natin ang induction cooker sa low temperature o wattage nito. Dahil lulutuin lang natin ang ating pinuputok na bangus ng 7 minuto. After 7 minutes, pwede natin siyang baliktarin para maluto rin ang kabilang portion nito. At maghihintay muli tayo ng 7 minuto. Yan, okay na siya. Kunin lang natin sa ating frying pan yung ating pinuputok na bangus. At pwede natin i-serve ang ating bago natin simulan ang pagluluto ng pinaputok na bangus, ito muna ang mga ingredients na gagamitin natin. Una ang bangus. Lemon. Sibuyas. Pati na rin bawang. Gagamit din tayo ng kamatis. Luya. Pati na rin siling haba. Kulay pula ang ginamit ko. Pwede rin kayong gumamit ng kulay green mga ka-spotter. Spring onion. Gagamit din tayo ng asin, durog na paminta, pati na rin toyo. Lalagyan muna natin ng asin at paminta ang ating bangus. Lalagyan muna natin ng asin ang unang side ng ating bangus. Kapag okay na siya, pwede natin ilagay ang ating paminta. Pagkatapos ay pwede natin i-rub o spread out yung ating seasoning na inilagay natin kanina. Ginagawa lang natin ang pagsi-season sa ating isda para lang magkaroon ng lasa ito. Ayan, okay na siya. At pagkatapos ay pwede natin baliktarin yung ating bangus. Para malagyan natin ng asin at paminta ang side na ito. Same procedure lang gagawin natin mga ka-spotter. Maglalagay lang din tayo ng asin at paminta. At pagkatapos ay irarub lang natin o i-spread out lang natin ang inilagay nating asin at paminta. Yan, okay na siya. At pagkatapos ay iset aside lang natin ito at magpiprepare naman tayo ng ating mga ingredients na gagamitin.
Gagamit lang tayo ng aluminum foil para sa pagharap ng ating bangus mga espatan. Pwede rin kayong gumamit ng dahon ng saging. Depende sa inyong mga espatan kung ano available sa inyong lugar. Ilagay lang natin yung sinisaw natin na bangus. Maglalagay din tayo ng chinap na kamatis. Maglalagay lang tayo ng saktong amount ng kamatis para sa mabilis ang pagharap ng ating bangus. At isasabay na rin natin yung chinap na bawang. Pati na rin yung chinap natin ng sibuyas. Konting amount lang inilagay ko dyan mga kaispata para lang madaling ma-fold o ma-wrap yung ating bangus. At isasabay na rin natin yung chinap natin ng luya. Maglalagay din tayo ng chinap na spring onion. Optional lang to mga kaispatter. Naglagay lang ako ng spring onion para ma-enhance ang lasa o flavor ng ating bangus. Maglalagay din tayo ng konting amount na powder na paminta. Maglalagay din tayo ng konting amount ng toyo. Optional lang lemon mga kaispatter. Pwede kayong gumamit ng kalamansi o ng suka. Maglalagay din tayo ng siling haba. Kulay pula ang ginamit ko mga spatter. Pwede rin kayong gumamit ng siling kulay green. Pero kung gusto nyo naman ng may anghang ang inyong pinaputok na bangus, pwede kayong gumamit ng siling pula o yung siling labuyo. Kapag inailagay na natin lahat ang mga ingredients, ipupold lang natin ang isda at irarap na natin ito. Kung may kulang pa sa mga ingredients na ilagay natin, pwede kayong magdagdag mga spatter. Depende sa panlasa nyo kung anong idadagdag nyo. I-roll lang natin ng mabuti ang ating bangus. Siguraduhin lang natin hindi ito mabubutas mga kaispatter. Siguraduhin lang natin na hindi makakapasok kung malalagyan ng mantika ang ating bangus. Yan, okay na siya. I-set aside lang natin siya. I-prepare lang natin yung frying pan na gagamitin natin. Maglalagay lang ako ng mantika sa ating pan. Kapag mainit ang ating pan, pwede na natin ilagay ang ating nirap na bangus. I-set lang natin ang ating induction cooker sa low temperature o low wattage ito. Sinet lang natin sa low temperature ang ating induction cooker para hindi ma-overcook o masunog yung ating niluluto. Kaya ito tinawag na pinaputok na bangus kasi tulutuin natin ang mga ingredients na inilagay natin kanina gamit ang aluminum foil. At para ang mga ingredients na inilagay natin ay mag-spread out o absorb ng ating bangus. Maghihintay lang tayo ng 10 minuto hanggang sa maluto ang unang side ng ating bangus. Yan, okay na siya. Baliktarin lang natin ito at maghihintay lang tayo ng 10 minuto hanggang sa maluto ito. Kunin lang natin ito at pwede na natin i-serve ang ating